Nakaubila ni Hubby at ayan na yung kanyang first dose vaccine. Parang inuoperahan pala to. Ayan na! Ayan na! Good morning mga chillers! 1 AM pala ng madaling araw. Nag-intro ako kasi vlogging ako bukas dahil naka-schedule po ako ng pagpatato. Na-excite ako na kinakabahan kasi baka hindi ko kayanin. Challenge kasi to sa akin mga chillers dahil hindi madali magpatato. Masakit at sa mga tao po na ayaw ng tato, naiintindihan ko kayo dahil maging ako naman. Ayaw ko ng taong may tato. Feeling ko kasi addict. Feeling ko kasagulero. Masamang tao in short. Pero ewan ko ba, parang nag-interest ako ngayon. So parang nasa isip lang natin na hindi magandang may tattoo. May be explain mga chillers, hindi ko rin kayo masisisitin talaga dahil ewan ko ba kung kailan sa umidad ako, saka naman ako nag-interest sa tattoo. Ano lang, ang gusto ko lang i-challenge yung sarili ko. Kaya ko kaya? Panilang daw ang plano ko. Ang dami-dami ko na daw sinisave na picture sa cellphone ko. Puro save lang. Parang na-challenge ako. Bakit hindi ko subukan? Wala naman akong planong umalis para maging OFW. Wala naman akong plano mag-apply ng trabaho. May edad na rin naman ako. Parang gusto ko lang din mga chillers, may experience. Sana huwag niyo akong i-bash dahil alam kong marami sa inyo nanonood na parang nararamdaman kong hindi niyo magugustuhan tong content na to para sa akin. Pero mga chillers, matanda na ako. Parang pagbigyan niyo na ako. Gusto ko lang din i-try na magtapon ng kaunting halaga sa sarili ko. Palagi na lang kasi nangyayari yung magsisave ako. Kunyari, example, 5,000 pesos, magsisave ako. Tatabi ko lang yun. Baka may maisip ako na gusto kong gastusin para sa sarili ko or gusto kong bilhin. Pero ang nangyayari palagi, napupunta sa sa negosyo, napupunta sa ibang gastusin. Why not coconut na itry ko na magtapon ng pera na makikita ko sa sarili ko o sa balat ko habang buhay. Pero hindi ko kayo ni-encourage mga chillers ha, na magpatatoo din kayo. Di ba pa rin kasi yung walang tattoo yung patawan? Parang ang linis tingnan. Nagiging kurangis na tayo ay laban. Ang dami kong gustong subukan sa sarili ko na hindi ko kayang gawin. Pero gusto ko i-challenge ang sarili ko. Para feeling ko kasi, malilimutan mo ang lahat ng iniisip mo kapag ginawa mo yun. Kaya alam, pandemya nga tayo. Inapunta tuloy sa tattoo. Imbis na magliwaliw. Sobrang nakakatakot umalis ngayon mga chillers. Lalo na yung Delta. Yan. As ang plano ko dito, ito papalagay ako dito. Yan. Ay, hindi dito, sa kabila. Dito sa kabila akong papalagay. So, mga chillers, magkita-kits na lang tayo mamaya. Tulog muna ako. Ayun, good morning ulit. Apunta na si Prince ngayon. Nagkataon pa na ngayon yung vaccine ni Hubby. Kaya wala, ako lang mag-isa dito. Saka si Dalaga. Yung sa akin naman mga chillers, huwag kayong mag-alala. Naka-register na rin ako. Hinihintay ko na lang din yung email sa akin or text. Ayoko man magpa-inject, pero kailangan eh. And required na talaga. Hindi ako masyado natatakot na sa turuki. Lalo na kapag natatuan na ako. So dami ba naman ang karayong nagagamitin sa akin mamaya, diba? Ang natatakot ako yung pagpasok ng gamot. Sana nga lang mabaksin din kagad ako kasi ako yung mas madalas umaalis dito sa bahay. Yun nga lang, ang tagal din naghintay ni Hubby. Ilang buwan kayo naghintay? 3 months. Ayun pala siya matutukan. At marami nang vaccinated dito sa lugar namin. Okay, so andito na si Prince mga chillers. Yung mga napili ko, parang hindi pala po pwede dun sa pagtatatuan sa akin. Kasi malaki. Siya na yung pinag-decide ko na maghanap ng babagay. At kinukulit po ni Butcho ko yung kanyang bag. Kung pupunta kayo dito para takutin lang ako, umalis-alis kayo ha. Si ate. Okay, nakaubila ni Hubby at ayan na yung kanyang first dose vaccine. So, bari yung tinurok sa kanya mga chillers, Pfizer. So, ang bilis lang niya. Pero matagal siya naghintay doon sa... Yung sa schedule. Doon almost 3 months. Oh, 3 months. Ayan. So, buti hindi tinamaan yung mata nito. Hindi naman. Pinaiwasan ko. Baka mali madrawing eh. Yan po ang mga bantay ko. Sa kasakaling hindi ko kayanin. Mga rescuer ko po yan.
Nanonood sila ng Netflix na Army of the Dead. Panaginip lang. Okay, so ayan, nagpe-prepare na sila dyan. At kinakabahan na po ako. Bago po, Rachel, pag-aruan, ayaw ko na. Ito na yun. Parang inooperahan pala to. Ayan na! Ay! Uga! Nakakatakot ang lakas kasi natunog doon ano dyan. Ayan na! Please! Ang ganyan sa office yung ulan! Sa baba! Magito, ano kayo kita na yung kamay mo? Kadali yung dugo niya. Ang ganda te. Hindi ay focus pa lang. Pag kayo magpapatato, kailangan walang galit sa inyo yung magtatato. Luha yung mata ko. May ako i-explain sa inyo mga chillers kung alam mas masakit. Yung masaktan ka sa pag-ibig mo. Or nang ginawa sa'yo ng ex mo, or ito. Ito kasi yung sakit na ano eh, ginusto mo. Hindi ito yung sakit na tinaktan ka dahil ayaw mo. Tama nga yung sinasabi nila, mahirap talaga magpatato kung mahina ang loob mo. Sabi nga ni nana ko sa akin, mas maganda nga niya Mars magpatato kung may hugot ka sa buhay. Kung wala kang hugot sa buhay, sa mga ex mo, sa ano na lang, mga goal mo na hindi mo maabot-abot, nagawa mo na lahat pero hindi mo maabot. Chillers ha, kasi ano, medyo maingay, nanonood sila, may ingay electric fan, ang ingay din ng machine, ang ingay pa nito nasa gilid ko, kumakain, ayan no, sinanak po. So update mga chillers, siguro mga nasa 20 minutes na, aray, may part na masakit talaga, lalo sa may buto-buto, kaya kailangan talaga itigas mo yung ano mo. Yung ganun. Tinanong ko na nga siya, imigalit ba siya sa akin? Wala naman daw. Sa mga gusto magpatato, first time nyo din, ano, dun sa part na manipis, balat nyo, sa may side na yan, o, ayan o, dyan masakit. Para talagang hinihiwa yung balat nyo. Ganun kasakit. Kaya pala marami nagpapatato na ano, malalaki sa legs. Hindi ko siya sinisilip eh. Ayan o. Ayoko siyang tingnan. Mamaya na, masyado kayo excited eh. Ayan, pinapost ko muna yung TV para makita niyo talaga yung hirap to. Andyan na siya sa may ano, may buto. Sa buntot na siya.
Kasi talaga mga buntot vibes eh. Kaya pala masakit vibes, nasa buntot na. Hindi biro, masakit talaga siya. Hindi pwedeng magpapakrit ka. Hindi. Pero nawala na yung panlalamig ng kamay ko kasi kanina nalalamig yung kamay ko. Oo, Mars, kanina ang lamig ng kamay ko, ninervous talaga ako. Matagal na ng lamig, Mars, yung puso. Oh, at least kinaya ko naman ng chillers, pero masakit talaga. Ayan na naman siya. Matabata pa niya eh, parang kumaghanap siya ng trabaho. Ano. Mayroon kasi mga pinapasukan ng trabaho maselan. Ah! Masakit na siya. Pero yung sabihin mo lang, suntukin mo na lang ako. Masakit na talaga yung sinishade ko yan. Sabi niyo kasi kanina, lining ang masakit. Eh, lining din yung pinang-shade eh. Huh? May pinapahid ka rin siya. Tanggalin mo na kayo yung bag mo, baka nahihirapan ka. Oo nga, Prince. Kaya ako, walang magbababa niyan. Hindi ko rin ano eh. Di ba ano kasi yung kunin yung dalan niya dyan? Hindi, mas masakit yung cherry nito kasi puro shades yun. Oo. Sagot ka kay Tito Jang. Nagagalit na si Nana Cook. Siya kasi mga chiles, ang laki ng tattoo niyan. Di ba? Panoorin niya sa channel niya, Nana Cook. Hindi ko siya lalboy. Ayan o, mga nakapanood. Yung sakit niya mga chillers, ano na, parang nang namamaga. Kasi kanina, parang ano lang, huwahiwalay yung sakit. Ngayon, parang mabubuo na yung sakit. Mabubuo na yung sakit, Mark. Malapit na sumabog. Si Prince yan. Kahit anong gusto may tawag dyan. Hindi kita pa inumin ng alak mamaya. Yung pala yun, yung na, ano, yung nagdobre-doble sakit. Ay, ina mo. Eh, nawaluwa yung mata ko. Oh, masasira sa sakit. Eh, bakit ikaw yung misis mo? Hindi yung pinalalagay yung mukha dyan. Nangyayalam. Baka may ano eh. Pagkahiwalay kayo. Ganun daw yun. Hindi, pwede naman kasi maghiwalay kayo, pero magkakatagpo pa din kayo. Eh, katulad ng iba na pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Kagalan namin ni Kuya mo, naghiwalay kami. Kasi nga, nag-ibang bansa siya. Jo, di hiwalay talaga yun. Kahit paano sabihin nyo, hiwalay pa rin yun. Mas okay tayo pag may kausap, no? Solo ka dito. Ay, sinisigaw ko lang dito. Kaya hindi ko kayo binibitawan mga chillers eh. Parang kayo kumakape. Ang daming tao dito mga chillers. Ganyan ako. Kapag nagpatato, kailangan maraming tao. Ano? Hindi lang. May atay magyayabang. Maya-maya lang. Hindi pa eh. Matagal pa ba? Matagal pa yun. Tapos gusto mo pa sa leeg. Ano? Magpapasilagay pa siya ng cherry dito. Kakayanin ko yan. Kala mo ah. Mamamunin. May kakaiba akong ano, tinatago. Lakas na niyo. Okay, so ayan ang mga chillers. Oh, tapos na siya. Mapapansin niyo sa baba, may nakasulat dyan. Comment down below kung ano nakasulat. Ayan, yusum ko ha. Walaan nyo kung ano yung nakasulat dyan. So, sa mga gusto nga pala magpa-tato, ayan, ilalagay ko yung link Facebook sa description box at i-click nyo na lang yung mga chillers kung gusto nyo sa kanya magpagawa. Ano yun? At least kinaya ko. Diba? Pero talaga may part na masakit talaga. Kung akong tatanungin, hindi ako masyado nasasaktan dun sa lining eh. Ang masakit, dito sa kanipisan yung mga ganito. Yan, yung masakit. Saka yung pag may tinatamaan na part ng buto. So, yan. Thanks, God. Tapos na po. And, pahinga lang ng konti at ipapagawa ko naman yung sa, dito. Ano? Sige, ayaw. Kung magalo, magalain na tayo. Diba? Hindi mas maganda yung ganyan, te. Walang ingay.
thank you, Prince. Ayan. Tapos na po. Okay. Plano din nga pala mga chillers na mag-YouTube. Abangan natin yan. Suportahan natin yan. Kasi Cagayan de Oro yan eh. Puro kalokohan naman yung ano niya, content niya. Yun ang plano niya. Okay, wala ka na ba na kayo lumutan? Okay na. Salamat. So, gabi na mga chillers at natapos rin sa bukas yung kinakatakutan ko na pagpatato. Ito siya, naalagaan ko lang siya sa cream. Ito, ginagamit kong brand ay Pak Truban. Nalagay mo lang siya dyan at inmalagyan lang siya, hindi pwedeng sobrang dami. Tapos, ito naman yung sa may, yan, try niya. May mga bagay talaga na, so ganyan ko na lang muna siya mga chillers para makita nyo. Ngayon ko na napatunayan na may mga bagay pala or may mga pwede kang gawin na akala mo hindi mo kaya, pero kaya mo pala. Mapatatuman yan or mapa-adventure man yan. So isipin nyo lang siguro para sa akin yung mga bagay na may inspire kayo or magkakapag-motivate sa inyo para magawa nyo yung gusto nyo. Katulad ng sinabi ko sa inyo sa intro na ayoko talaga ng taong may tattoo. Things talaga. Pero hindi ko alam kung bakit bigla ako nagka-interest na magpalagay ng ganito at dito. At parang gusto ko pa nga magpalagay mga chillers dito. Hindi ko pa alam. Kasi baka magmukha na po akong addict. At least napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko pala. Patunayan ko sa sarili ko na marami pala akong bagay na iniisip ko lang na hindi ko kaya. Kaya ko pala. Sa review naman mga chillers, ito hindi ganun kasakit. Ang masakit lang sa part na to, yung may malapit sa buto. Buti na lang yung gumawa, hindi mabigat yung kamay niya. Alam niya kung saan part masakit, hindi niya dinediretso yung pagtatoo niya, ay yung pagkuskus niya ng ganyan. So, kinokontrol din niya. Makapatigas ka talaga eh, para makontrol mo yung sakit na nararamdaman mo. At madali lang niya ito ginawa. Mga isang oras lang, tapos na, wala pa nga. Tapos ito naman, 40 to 45 minutes ito. So, satisfied naman ako sa pagkakatatoo niya sa akin. Hindi naman ako sobrang nahirapan. Ito lang talaga yung hanggang ngayon ang hapdi pa rin para dito. Ito nga, nahawakan ko na siya. Oh. Ito, hindi ko halos mahawakan. Sakit, mga chillers. Lalo na dun sa may bandang buto. Iba yung sakit dun sa bandang buto. Iba yung sakit dito sa... Iba yung sakit dito sa may bandang manipis. Kung naranasan mong mahiwaan habang nagluluto ka sa kusina, ganun yung sakit. Imagine mo na lang na hinihiwa siya sa pamamagitan ng karayom. Kaya talaga po masakit. Sabi nga nila, kapag daw nagpa-tattoo ka, parang maa-addict ka. Oo, totoo po yun. Kahit bagong tattoo pa lang ako, nararamdaman ko na parang antami ko pang gustong ipatato. Kaya lang, sabi nila, maging yung gumagawa, pangiting na kapag sobrang dami na, lalo't babae ka. Baga, yung sakto lang. Tulad dito, sakto lang, at saka si Mimi. Madalas daw talaga nagpapatato yung may hugot sa buhay. Marami. Sa pag-ibig, sa pamilya, broken-hearted ka. Hindi rin naman lahat na nasaktan. Meron din namang in love. Kaya nagpatato. Maraming dahilan kung bakit nagpapatato ang isang tao. So, wag na sana natin husgahan yung mga taong nagpapatato. Hindi natin alam na isa pala yun sa mga paraan para mahibsan yung sakit na nararamdaman ng isang tao. Kung ano man yung ginagawa niya na hindi mo nga lang gusto. O kaya naman, hindi natin alam kung anong saya ang ibinibigay kung bakit niya ginagawa yung bagay na yun. Hindi lang po sa pagtato. Travel! Ang importante sa akin, wala tayong naagrabyadong tao kung ano man yung ginagawa natin sa sarili natin. So, hindi ko kayo ini-encourage na magpalagay ng tattoo, mga chillers. Lalo na sa mga bata, teenager, mas maganda sa akin na wag na muna. Lalo't bata ka pa kung ikaw ngayon nanonood. Kasi marami mga trabaho na hindi required ang may tattoo. Baka maapektuhan yung pag-apply mo ng trabaho. Kasi maraming mga trabaho na hindi pwedeng may tattoo. Yun lang naman mga chillers at bukas po ay magpapatattoo rin yata si Habi at saka si Nana Cooks. Baka pumunta siya dito bukas. And dapat po Sunday yung deliver namin sa Pangasinan na bago po yun, by Saturday po na ang biyahin namin. At gusto ko palang i-flex sa inyo mga chillers bago ko i-end yung vlog. Ito, binili ko sa online uli sa si Lady na mga liquid matte lipstick. Ayan. So, hindi po siguro ito yung pinakaulig. Kita naman sa presyo, magkano lang bili ko dito. 162 pesos. So, kung yung nakita nyo nung nakaraan na binili ko mga lipstick, ito, hindi ko talaga siya gusto mga chillers. So, papamigay ko na lang siguro. Pero yung isa, okay naman. Tumatagal siya. Ito siya, oh. Ano siya, parang madaling matanggal kasi para siyang may lip gloss. Pero habang tumatagal siya, mas kumakapit. O-order kayo nito sa Shopee, madami po nito. Tapos ito, magta-try ako ng isa nito. So, try natin. Ayan. Ito, mas maganda siya. Mas kapit na kapit yung ano nito eh. Ayan. Ganda siya. Pag-apply mo pa lang eh, mararamdaman mo na okay siya.
Ganda. Dapat pala, yun na lang ang in-order ko lahat. Hindi na nga natatanggal. Ay, bongga. Pwede ito mga chillers. Pwede kong i-recommend. Sassy lady. Try pa kaya natin yung red. Kasi end ko na yung vlog mga chillers para mapanood nyo na ito ngayong gabi. Kasi time check 8:25 pa lang naman ang gabi. Kaya pa yan. Haya. Nasalo itong mapula. Talagang palo-palo ang pula nito. Bagay itong gamitin sa mga taong in love, na in love. Yun siya. Ay, ang ganda. Mga chillers, maganda to. Screenshot yun na. Kung kayo ay wala masyadong budget, pambili ng mga liquid matte lipstick, itry nyo to. 162 pesos. So, paano mga chillers? Wait lang, lang po ng buho ko. Mainit na. Ay, yung pa pala, hindi ko pala nasabi sa inyo. Hindi pala pwedeng maligo. O hindi pwedeng basain kapag ka bagong tattoo pa. Naghakbat lang ako. Pero dito talaga, nakaganon lang ako. Kasi hindi ko kayang hindi maghakbat. Dahil habang tinatatuan ako kanina, sobrang init. Pero papawisan na ako. So, tapos dito punas-punas lang. Para maiwasan lang infection. Saka maiwasan yung baka masira yung design. Ganyan. O, ang ganda nito. O, ang saya. Ganon pagka tumatanda na. So, para mga chillers, hanggang dito na lang muna po ulit ang talata ng libro ng aking buhay. At sana nag-enjoy ka. At nakakuha ka pa rin kahit paano ng konting idea sa video ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na. I-tap mo na ang bell dyan sa baba para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko. At sa mga gusto po sumali sa mga giveaway, next vlog na po yan. I-insert ko po sa vlog kung sino po yung tatlong winner na magbuno sa channel ni Nan. Kaya dapat nakasubscribe ka dyan at mag-comment ka na ng hashtag SilasingCheers90. Ganun lang kad-simple. Ganun lang kadali. Sana po ay maging tapat tayo kapag sumasali tayo sa giveaway. Kailangan po nakasubscribe kayo doon sa magbibigay sa inyo ng prize. So, thank you for watching again and see you on my next vlog!